ang mabuting balita para sa araw na ito. Isang puspos ang pananampalatayang araw, mga kapanalig. Si Sister Lines ito ng Daughters of St. Paul. Nasa 30 linggo na tayo sa karaniwang panahon ng ating liturya. Pasalamatan natin ang Diyos sa isang linggong nagdaan, sa mga biyaya at pagpapala, lalo na sa patuloy niyang pag-iingat at paggabay sa atin hanggang sa oras na ito. Pakinggan na natin ang mabuting balita ayon kay San Marcos, Kabanata 10, talata 46 hanggang 52. Pagalis ni Jesus sa Jericho kasama ang kanyang mga alagad at ang marami pang tao, may isang bulag na pulubi na nakaupo sa tabing daan. Si Bartimeo, ang anak ni Timeo, nang marinig niya na si Jesus na taga Nazaret ang dumaraan, nagsimula siyang sumigaw. Kawan mo ako, Jesus! Anak ni David! Pinagsabihan siyang tumahimik ng mga tao, pero lalo lamang niyang nilakasan ang kanyang sigaw. Panginoon! Anak ni David! Maawa ka sa akin! Huminto naman si Jesus at sinabi, Tawagin niyo siya. Kaya tinawag nila ang bulag. Lakasan mo yung loob at tumindig ka. Tinatawag ka nga niya. Inihagis nito ang kanyang balabal at paluksong lumapit kay Jesus. Kinausap ito ni Jesus at sinabi, Ano ang gusto mong gawin ko? At sumagot sa kanya ang bulag. Ginoo, makakita sana ako. At sinabi naman ni Jesus, Sige, ang iyong pananalig ang nagligtas sa iyo. Agad siyang nakakita at sumunod siya kay Jesus sa daan. Magandang araw, ito si Lilia Antonio. Gaano kadalas ang minsan para sa bulag at pulubing si Bartimeo, sapat na ang saglit na pagtatagpo nila ni Jesus para luminaw ang kanyang paningin at maging masugid nitong alagad. Papunta na sa Jerusalem si Jesus at magulo ang mga tao sa paligid. Nasa tabing daan si Bartimeo, walang kaibigan, at ang tanging magagawa ay sumigaw sa abot ng makakaya. Ito na ang kanyang pag-asa. At narinig ni Jesus ang kanyang pagdaing, gaya ng lagi niyang pagtugon sa mga itinuturing na latak ng lipunan. At nang makita si Bartimeo, naibalik din ang karangalang angkop sa kanyang pangalang Anak ng Dangal. Sinasabi ng Ebanghelyo ngayon ay hindi lang kwento ng pagpapagaling, kundi kwento ng pagtugon sa tawag ng Diyos. Nang palapitin ni Jesus si Bartimeo, agad nitong inihagis ang balabal, ang kaisa-isa at mahalagan niyang pag-aari sa pamamalimos, at patuksong lumapit kay Jesus. At nang tanungin siya kung anong gusto, makakita sana ako ang tanging niyang hiling. Matatag ang kanyang paniniwala na matutulungan siya ni Jesus. Kaya nga, siya ay napagaling, napgawang buong muli ang pagkatao at naligtas. At binika ni Jesus, Ang iyong pananalig ang nagligtas sa iyo. Isa na namang pagpapahayag ng mabuting balita ang inyong napakinggan para sa araw na ito. Makiisa sa aming misyon, maging tagapagpahayag din ng mabuting balita sa pamamagitan ng pag-like, pag-share o pag-tag ng videong ito. At kung meron kayong mga prayer intentions, reactions o comments sa videong ito, i-message lamang kami sa Pauline's Radio PH. At sa mga kababayan natin sa ibang bansa, lalo na sa mga OFW at mga may sakit na sumusubaybay sa programang ito, asahan po ninyong ipinagdarasal namin sa Diyos ang inyong mga kahilingan. Muli, maraming salamat. Ako si Sister Lines ng Daughters of St. Paul na nag-iiwan sa inyo ng mga katagang mahal tayo ng Diyos kahit ano paman tayo. Humugot tayo ng pag-asa sa kanyang pagmamahal. Ang mabuting balita para sa araw na ito. Hatid sa inyo ng Pauline's Radio.